Hello mga kaibigan, kumusta po kayo? Welcome po sa aking vlog, sa aking channel. Ito po ang Chico Tito Channel. Pinag-uusapan po dito sa aking channel ang iba't ibang bagay na may kinalaman po kayo. Ano po, mga bagay na may pakialam po kayo at maaaring kapulutan po ng aral. Ako ngayon pong araw na to, pag-uusapan ho natin kung paano nga ba makapag-ipon mula sa sweldo, no? Hindi naman, alam ko po, hindi naman lahat tayo nakakapag-ipon at alam ko na marami sa atin ang walang ipon. Ano po? Ngayon, paano nga ba makapag-ipon ng galing sa sweldo? Ayan, mga kababayan natin, mga kabarangay natin na nag-aabang nanonood sa atin araw-araw. Ako po si Chico Tito. Napapakinggan po ako mula Lunes hanggang Sabado sa Barangay LS 97.1 Tugstugan na. Alas 6 ng umaga po yan, araw-araw. Ako po yung kasama ni Papa Jepoy. Number one tip para makapag-ipon po kayo sa inyong sweldo, galing sa inyong sweldo, aba, kalkulahin nyo po kung magkano nga ba yung maaari mong itabi mula sa iyong sahod. Yun po ang uunahin ninyo. Magkano nga ba yung kailangan mong itabi? Ang tamang formula po kasi ng paggasto sa sahod ay ganito. Yung sahod po ninyo minus yung ipon. Ganon ha. Yung sahod po ninyo minus yung ipon equals yun yung gagastusin ninyo. Sa iba namang formula, mga kaibigan, yung sahod ninyo, alisin nyo po yung inyong tithes o yung inyong offering sa church. Kung kayo po ay Kristiyano, kung kayo po ay born again, ano po? Sahod minus tithes minus ipon equals gastos. Ano po? Bakit kailangan ng tithes? Bakit kailangan ng ano, ng ibigay magbalik sa church? Siyempre, kailangan nyo ho ng protection para kayo po ay merong pag-iingat. Ano po? Kasi ang pagta-tithes o ang pagbibigay sa church sa inyo pong simbahan, no? Eh, malaking bagay ho yan para kayo po ay siyempre pagbabalik, pagtatanaw ng utang na loob, dahil alam naman natin na ang ating lakas ay nanggagaling sa Panginoon. So, yung 10% nun, kailangan nating ibalik sa kanya, no? Malinaw yun sa atin, no? Sahod minus tithes minus ipon equals gastos. Ano po? Madalas kasi mali formula natin eh. Ang ginagawa natin, sahod minus gastos. Kung may matira, yun yung ipon. Aba, yun po yung mali. Ano? Kasi wala talagang matitira. Subok ko na ho yan. Wala ho natitira sa akin. At alam nyo po ba, number 2 tips para makapag-ipon mula sa sahod? Hanggat kaya nyo po, ilaan po ninyo yung 20% ng inyong sahod sa ipon. At matutuho kayong mamuhay na naaayon lang dun sa 80% o 70%. Kasi nga, yung 10% ay na-i-tights nyo na ho, no, sa church. Tapos, kapag nagawa nyo na ho yun, number 3, gumawa ho kayo ng budget doon sa natitirang 70%, no, sa inyong sweldo. Ilista po ninyo lahat ng mga importanteng gastusin. Yung mga maliliit na bagay tulad po ng gasolina, pamasahe araw-araw, pambili ng bigas, pambayad ng bahay, o kuryente, o tubig. Yung mga importante ho na may kinalaman ho sa inyo. Tapos, yung load siguro hanggat maaari, tipid-tipidin nyo ho yung load kung di naman kinakailangan, ano. Kung sosobra ho ang total ng mga gastusin, maghanap sa iyong listahan ng mga bagay na maaari mo namang tanggalin. Nailista nyo na ho lahat. Tapos, ay parang kulang yung sweldo ko, parang kulang yung natitirang pera ko. Subukan nyo ho mag-minimize o magtanggal ng alinman doon sa item na yon. Yung lesser priority, ano po, tulad halimbawa, yung soft drinks, merienda sa labas, snacks, panghimagas, yan. Pagkatapos kumain, marami sa atin gusto pa ng halo-halo. O kaya pambili-bili ng load. Aba, baka doon, doon lang nauubos yung pera ninyo, no? Ito ho, isa pang tips, ha, dagdag po sa inyo. Ang buong 20% na ilalagay po ninyo sa bangko o sa isang kooperatiba, malaking bagay po iyon. Dahil maaari nyo po magamit yan bilang emergency fund kung sa bangko. O kaya naman, kung ilalagay nyo po sa isang kooperatiba, maaari pong tumubo yung pera nyo nang hindi nyo namamalayan. Hindi man masyadong malaki ang itutubo ng inyong pera, pero mas mainam pa din yung meron po kayong naitatabi. Tapos, pang-anim ho, kailangan din po na alamin kung para saan nga ba yung iniipon nyo. Bakit ka nga ba nag-iipon? Kailangan meron hong purpose yun. Saan mo yun gagamitin? Kaya ba ay yun na ang pangre-retiro mo? Yun na ba yung pangre-retiro na gagamitin mo? O kaya yan ang magiging pangganyak mo na mag-ipon pa ng mag-ipon? Yung pang-inspire mo? Ganun po ba yun? So, kailangan malaman po ninyo anong ba nga ba yung goal ninyo. Ako po kasi, nag-iipon ako. Actually, wala pa akong ipon.
Sabay-sabay ho tayo, magtulungan ho tayo sa ating pag-iipon. Pero kung mag-iipon ako ngayon, gusto ko po talaga makapag-ipon. Mag-iipon po ako para meron kaming madudukot in case of emergency, kamakailan lang na ospital ho yung anak ko, buti na lang may mga tumulong ho sa akin. Yung mga ganong bagay. O kaya naman, nais naming magbakasyon sa ibang bansa. Yun, maaari pong magamit yun doon. O kaya naman, pangriretiro. O kaya naman, gusto mo lang siyang itabi talaga in case of emergency. Mas mainam nga pala kung ang paglalagakan mo ng pondo ay hiwalay sa bank account ninyo. Yung iba kasi ang ginagawa kung ano yung payroll account nila, doon na ho sila nagtatabi. Eh wag ho doon. Maggawa po kayo na o mag-open kayo ng isa pang bank account kung saan doon nyo lang po ilalagay yung ipon. Mas maganda nga ho, mga kaibigan, kung ilalagay nyo ito sa isang passbook. Bakit passbook? Ang passbook ko kasi, hindi basta-basta mawi-withdraw. Hindi ka mukha ng ATM, naisipan mo, nagipit ka, na-short ka, babawasan mo, withdraw dito. Ginawa nating wallet yung ATM, no? Kaya kung mag-iipon ho kayo, mas maganda po na gamitin po ninyo ay passbook. Ano po? Bawat sweldo, gawin mo lang ulit ang mga hakbang na nabanggit, tapos mapapalago mo na mapapalago ang iyong pera. Tuwing sisweldo ka, ganun ang gagawin mo. Sweldo minus tithes mo sa church, tapos minus yung ipon mo, yung itinakda mong ipon. Halimbawa, 1,000 piso o 500 pesos. Itabi mo na kagad yun, i-deposito mo na sa banko na in-open account mo. Mag-open ho kayo ng bank account. As much as possible, isang passbook savings account. Ano po? So, yan po mga kaibigan, ang tips ko sa inyo mula sa akin, Chikador ng Barangay. Ako po si Chico. Nawa ay nakatulong ha. I-share nyo po ito sa inyong mga kaibigan, sa mga magulang ninyo, nasa kababayan ninyo sa ibang bansa, na hanggang sa mga oras na to ay wala pa rin ipon.